Nung nakaraan pa ako nagkikrave ng may sabaw. Gusto ko nga ng malunggay soup. Tapos si mama, nagulat ako kanina umaga, meron siyang gawing malunggay. Sabi niya kasi, di ba gusto mo ng malunggay? Kaya yun, niluto ko kasama ng mga almusal na to. Prepare na nga natin. Umpisaan natin dito sa malunggay. Hinugasan ko na nga pala yan bago himayin para tuloy-tuloy. Hindi nga lang ako mabilis maghimay ng malunggay. Hindi ko kasi alam yung technique niyan eh. Habang naghihimay nga, nagpakulo ko ng tubig dito kasi maglalaga ako ng gulay. Ang palaya. Pechay nga pala yung nabili ko kasi wala na ibang gulay, pero okay lang yan, kinakain ko naman ng nilaga yan. Tapos habang nakasalang yun, naghiwan na nga rin ako ng sibuyas dito. Yung tamang laki lang, mas maliit pa nga sana dito kaso wala na. Iniwa ko lang ng panggisa. Tapos nagpitpit lang ako dito ng mga bawang. Tapos syempre, hiniwa-hiwa ko ng panggisa rin. Sarap nga niyan, bali pati pang sinangag, andyan na rin. Tapos naghiwa nga ako dito ng luya. Para nga hindi ko mangat-ngat yung luya habang hinihigop yung soup. Ganyan na lang hiwa ang ginawa ko. Tapos pinukpok ko na lang ng dula ng kutsilyo yung mga luya para kumatas. Tapos maya-maya nga, luto na nga itong pechay natin. Hinango ko na to, pero yung ampalaya, after 3 minutes pa nga siya bago naluto. Tapos hinango ko na nga din. Hindi naman siya overcook. Halata naman sa itsura, di ba? Pwede yan, masarap yan. Tapos isasalang na nga po natin itong malunggay soup. Konting mantika. Sabay-sabay ko nang nalagay yung bawang sibuyas at luya natin. Tapos ginisa ko lang siya hanggang sa lumabas yung amoy niya. Isinunod ko na nga din yung 4 na tasa ng tubig dito. Tapos kasunod din ito yung pampalasa nating patis, isang sandok lang. Tapos sinalo ko lang, pinakuluan. Tapos kapag kumulo na siya, yung tipong lumabas na yung amoy niya at saka lasa niya, ilagay na po natin yung malunggay. At since mabilis lang maluto yung malunggay, nagbati na nga ako ng itlog dito sa pinaglagyan na lang din ng malunggay para hindi na maraming inuhugasan. Tapos isanalin ko lang dyan ilang segundo bago ko siya hinalo para maluto yung itlog. Tapos ayan, hinalo ko lang ng bagya, tapos nalagyan ko ng paminta. Halo lang ulit, after isang minuto, luto na po yan. Tapos proceed na tayo dito sa luma naming mangkok. Magbabati na naman tayo ng itlog na naman. As in, dinamihan ko para lumasa dun sa talong na ilalagay natin, konting tubig at paminta. Siyempre, babatiin na naman natin yan. Ganyan naman yung gawain natin, ay magbati-nagbati. Tapos ilagay natin dito yung talong na hiniwa ko ng manindipis. Masarap yan ha, nung bata ako, una ko natikman yan, tapos nagustuhan ko na. Tapos isalang lang natin dito. Tawag namin dito is tortang talong. Dito yung pangkaraniwan tortang talong na ginagawa natin. Tapos kapag medyo sunog na, estetostado na, baliktad natin. Tapos maya-maya nga, yan, luto na siya. Subukan niya to mga kabsat, ang sarap niya, maniwala kayo. Tapos naglagay nga uli yung konting mantika dito. Sinunod ka naman itong ano natin, dilis. Ang tawag nga pala sa type ng dilis na to, yung dilis puti kung tawagin sa amin. Hindi kasi siya yung matigas na maitim. Tapos sinasangag ko lang po yan, hindi ko po dinadamay yung mantika. Kasi kapag sinangag yun ng patuloy-tuloy yan, mas masarap yung nagiging lasa niya, malutong at saka hindi siya oily. Tulad nito, golden brown na siya, di ba? Bango. Tapos, ang sarap, ang lutong. Basta mamaya makikita nyo rin yan. Tapos yun nga, sinangag naman, mantika, tapos yung garlic. Tapos kapag golden brown na yung bawang natin, lagyan na natin dito yung kanin. Ako nga lang palang kakain yan kasi wala si mami. Tapos syempre, hinalo-halo ko lang yan. Matagal nga pala ako magsangag ng kanin. Kasi gusto ko, napakasangag talaga siya. Tapos nalagyan ko ng konting asin lang. Tapos hinalo-halo ko nga yan. Tapos maya-maya lang syempre yan, luto na yung ating sinangag. Oh, ha? So yung mga kabsat, ito na po yung niluto nating almusal, umusok-usok pa. Pero yung kanin natin medyo lumamig na. Ayan, hugip muna tayo. Ito pala yung pinabili ko kay Pangit na spoon na pang soup. Diba, parang nasasalok talaga siya. Ooh. Yun o. Diba? Wait lang ha, sorry ha. Na-miss ko kasi magsabaw. Puro walang sabaw kasi pagkain namin. So, yung kain na po tayo. Unahin natin tong ating talong. Ito pala yung sawsawa natin. Ginamos or yung tawag dito bagong isda, tapos suka po yung nilagay ko na maanghang, tapos may sili. Ayan,
Wow, nasasalok talaga siya. Thank you, Pangit. Diba? Hindi na nagtatapon-tapon yung sabaw ko. Kasi ito pong ating pechay. Wala tayong makitang ibang gulay, pero pwede yan. Hindi nyo pa ba nasubukan maglaga ng pechay tapos sinangag? Palaya. Sarap. Nagkikrib kasi ako nito. May malunggay kami. Kaso hindi maabot yung dahon. Tapos kanina, wala si mama. Pag-uwi niya, may dala siyang malunggay. Sabi ko, ba't may malunggay ka? Sabi niya, di ba gusto mo malunggay? Di, niluto ko. Ako po'y mahilig talaga sa sabaw. Sarap.
Yung mga ulam kasi namin lately, mga walang sabaw. Grill na natin yung mga buto. Ito yung ating sausawan, no? Naku, may malaki. Okay. Laki ng mangkok natin pala. Hindi ko nangunguya yung luya kasi malaking hiwa ginawa ko. Sorry. Pakinggan na natin to.
Lunggay pa. Maluya. Itlog. Pangimagas naman tayo. Meron tayo ditong baby puto. Puto. Sarap na ito. Ito yung binibenta sa palengke. Tapos yung mga tindahan namin dito. Bumibili sila nun. Tapos nagpapatong na lang sila ng tubo. Ganyan po ito yung masarap sa dinuguan, putong bigas. Lipat na nga natin dito. Hmm. Senta. Harap. Sorry. Hindi natin may gil. Sugna. So yun mga kabsat, hanggang dito lang tayo. Maraming thank you. Sana nagustuhan nyo din po yung kinain natin. And please subscribe po. At pakilike na rin yung video na to kung hindi nyo nagustuhan. At pa-follow na po sa aking Facebook page. Tsaka po sa TikTok. Nag-upload din po ako dun. Subscribe nyo din po si Mama Tess, si Ate Mickey, at saka si Lovely. Ilalagay ko na lang po yung mga link ng sinabi ko sa comment section. Ipipin comment ko na lang po siya. Yun na po. Sige sa next video.